Umuwi siya ng bahay at nag-research sa internet. Nag-search siya about DMCF Company at tungkol sa Denmark family, private ang information sa kanila, bukod sa information tungkol sa company nito at ang mga nagpapatakbo noon. Si Mr. Antonio Denmark ang CEO ng company. Ang tatay ni Froilan at ang ibig sabihin ng DMCF Company ay Denmark Construction Firm Company. Mga architects ang mga Denmark, operation manager si Denver ang asawa ng kaibigan niyang si Judith. Wala naman Froilan Denmark dito Sila Alberto Denmark at Angeli lang. Ang dalawang panganay na anak ng mag-asawang Denmark. Sa pagkakaalam niya dalawang magkapatid lang ang tatay ni Denver, at ang tatay ni Froilan, dalawang magkapatid lang sila Denver, at tatlo naman sila Froilan, halos magkaedad ang dalawa, panganay ang tatay ni Froilan sa tatay ni Denver. Nakakalito ba? Fine. Mayaman na sila kung mayaman. Paano na ang trabaho niya? Hindi pa nga pala niya na ikukwento kay Judith ang nangyari. Natigil siya sa pagmumuni-muni ng may kumatok sa pinto. Sino na naman kayata, nagbayad na ako sa upa kanina Magandang araw po ma'am, kami po yun na utusan ni Sir Froilan na maghakot ng mga gamit nyo. Sabi ng lalaking na pagbuksan niya ng pinto, may kasama itong dalawa pang lalaki na nasa likuran nito. Aganon, siya talaga ang masusunod ha, pwesting nan natin. Sabihin mo sa boss mo, hindi ako lilipat kahit kaladkarin nyo pa ako dito. Sabi niya at ibinagsak po sorry ang pinto. Isa siyang malaking ogag, ginugol niya ang buong araw sa pagkain ng kung ano-anong maisipan niya, nood ng TV, scroll sa newsfeed ng Facebook account niya, sa Twitter at sa IG. Naghanap rin siya sa YouTube ng bagong K-drama na susubaybayan, at napili niya ang My Love from the Star, okay lang kahit hindi niya favorite artist, mukha naman maganda. Si Matthew Du. After ng 4 episodes ay natulog naman siya. Hanggang sa sumapit ang gabi, ganun lang ang sistema ng maghapon niya. Nagising siya dahil sa malalakas na katok sa pinto. Pupungas pangas na bumangon siya, at tiningnan ang wall clock 8:19 PM gabi na pala, lumapit siya sa pinto at napagbuksan ang nakasimangot na mukha ni Froilan. What are you doing here? Nawala ang antok niya pagkakita dito. Ang tagal mo kanina pa ako katok ng katok. Reklamo nito at dirdiretsyong pumasok sa loob ng apartment niya. Huwag kang ang pasok ng pasok sa bahay ko. Singhal niya dito. Napansin niya ang dala nitong paper bag. Ihinagis nito yon sa table niya. Kumain ka na, tulog ka ng tulog, tataba ka niyan. Baliwalang sabi nito, at press kong umupo sa sofa niya. Ano bang ginagawa mo dito? Nanlilisik ang mga matang singhal niya dito. Hindi ba ito natatakot sa galit niya? Sinabihan naman kita diba, na sakin ka na titira. Pero bakit nagmamatigas ka pa, this is for your own good. Seryosong sabi nito. For my own good pala ha. For my own good pala na nawalan ako ng trabaho, nanlaki ang mga mata niya, nang maalala na wala na siyang trabaho. Pinagbabato niya ito ng kung anong madam pot niya sa loob ng mamunti niyang sala. Walang hiya ka, dahil sa'yo wala na akong trabaho, anong karapatan mong magdesisyon para sakin, hindi naman kita kaano-ano. Galit na galit niyang sigaw dito. From now on you're my responsibility, hindi mo kailangan ng trabaho, kaya ko kayong buhayin ng anak ko. Sabi nitong hindi man lang natamaan ng mga ibinato niya. Sabi ko naman sa'yo, I'm not your responsibility. Kailangan ko ng trabaho, hindi ko ugaling iasa ang sarili ko sa ibang tao. Halos maputulan na siya ng litid kakasigaw dito. Please calm down, nakakahiya sa mga kapitbahay mo. Sabi nito at marahang lumapit sa kanya. Subukan mong lumapit sa akin, masasample talaga kita. Pagbabante niya dito, talaga namang nanggagalaiti siya sa galit. Okay, okay fine. Itinaas nito ang dalawang kamay. But listen to me very carefully, ngayon lang to okay. Pagkatapos mong manganak, at kailangan mo ng trabaho madali para sa akin na hanapan ka. Pero sa ngayon please just stay at home, sa akin. Lamambot ang pagkakatitig nito sa kanya, at kita niya ang sinseridad nito. I don't need to live with you, ano yun live in? Pinagdiinan niya ang mga salitang yun. Tahimik itong tumitig sa kanya, nakipaglaban siya ng titig dito. Guwapo nga ito, makapal ang mga kilay at may malalim na mga mata, na animoy nang aarok kapag tumititig,
those kind of eyes na hindi mo kayang titigan ng matagal, ang perfect ng ilong nito, tama ba? He looks like Ian Veneracion except the eyes, mas mukha itong suplado kay Ian. Ang gwapo nga pero wala siyang pakialam. Then, marry me. Walang kakurap-kurap na sambit nito. Hindi agad siya naka-react sa sinabi nito. Nabingi ata siya at hindi niya naintindihan, kumunot ang noo niya. Ano? Tanong niya, hindi kasi siya sigurado kung tama ba ang narinig, busy siya kanina sa pagsuri sa mukha nito. I said, marry me. Ulit nito sa sinabi, talaga ba? Napansin lang niya kanina pa sila nakatayong dalawa, may upuan naman. Nababaliw na ba siya? Pati pagpapakasal, kailangan pautos. Pwede naman mag-propose baka sakaling bumenta. Sira. Walang gatol na sabi niya at inismiron ito. Nakita niyang nagbago ang itsura nito, tila hindi sanay makarinig ng mga ganong salita. Will you please stop being so childish? Masungit na sabi nito, at ako pa talaga ang childish. Kung childish ako, psycho ka naman. Inis na sabi niya at umupo sa sofa. Nang alay na ha, kanina pa sila nagpapatatagan sa pagkakatayo. Kung ayaw mong magpakasal sakin, pansamantala sakin ka muna, hindi para sayo kundi para sa anak ko. Seryosong sabi nito at bahagya pang kunot noo. Gusto na niyang kagatin ang labi niya, kasi naman kahit namumuhi siya dito ang cute nito pag nagsusungit, ito lang yata ang lalaking gwapo kapag nakasimangot at nagsusungit. For what? Hindi pa rin siya sumusuko, malay niya matalo niya ito sa argumento nilang yun. Nakadalawang boyfriends na siya, pero ito lang ang nakaaway niya, hindi naman kasi siya nakipagsigawan sa mga naging boyfriend niya noon. Just stay, wala kang trabaho at buntis ka pa, wala kang kasama dito. Hindi mo naman kailangan mag-alala, may kondo ako, dun ako mag-stay kung ayaw mo akong kasama. Pinal na sabi nito. Wala na rin naman siyang nagawa, nang pagtulungan siya nito at ng kaibigan na lumipat sa poder nito. Kaya after 3 days andito siya ngayon, nakatingala sa isang bungalow, masyado naman yata itong malaki. Napagkasunduan nila na walang dapat makaalam noon, kahit ang tita niya sa probinsya, magugulat at magagalit kasi ang mga yun. Walang kasalang magaganap, final. Hiha, napatingin siya sa kinaroroonan ng tumawag sa kanya. Isang may edad na babae, ito yata ang sinasabi ni Froilan na makakasama niya sa bahay si Manang Fe. Ngumiti siya at lumapit dito. Magandang araw po, sabi niya sabay mano, you know Provencian, that's how we show respect to elders. Ako si Manang Fe, ako muna ang makakasama mo dito. Pakilala ng matanda. Opo, nasabi sa akin ni Froilan. Nakangiting sabi niya, nakakasukang banggitin ang pangalan nito, hindi siya sanay. Halika pasok tayo para makita mo ang kabuuan ng bahay. Aya ni Manang Fe at nagpatianod naman siya dito papasok sa bahay. Yaya ako ni Froilan simula noong baby pa siya. Kwento nito habang naglalakad sila. Silang lahat na magkakapatid halos ako ang nag-alaga, malalaki kasi ang agwat ng edad, kaya hindi alagain kapag mangganganak ulit si Ara. Patango-tango lang siya sa kwento ni Manang Fe. Itong bahay na to pinatayo niya 2 taon ang nakalipas, siya ang nagdesinyo nito, simple lang ang gusto ng batang yun eh. Pagpapatuloy nito sa kwento. Talaga po, simple lang. Eh kung ganito kabongga ang simple, paano pa pala yun bongga para dito? Ang ganda-gandang bahay, tapos simple lang pala, nakakahiya naman sa bahay nila at sa dream house niya, hindi yun ganito kabongga. Ang bongga na nga po nito Manang eh, hindi to simple para sakin. Hindi mapigil ang comments niya. Natawa si Manang Fe. Para sa atin hindi simple, pero para sa mga mayayamang tao ganito na ang simple sa kanila. Kung sa bagay ho, aniya, libutin mo ang bahay, ipagluluto muna kita ha. Palam ni Manang. Sige ho, salamat. Inilibot niya ang kabuuan ng bahay, ang ganda, ilan milyon kaya ang nagastos dito. 2 palapag lang, pero malawak at malaki ang space, walang mga display na kung ano-ano, maliban sa ilang paintings na nakakadagdag sa pagka-eleganteng dating ng bahay. Parang bahay sa ibang bansa, yung mga nakikita niya sa TV, malawak na dining table, may study room sa taas, guest room ang pinakabongga at pinakamalaki, 3 malalaking kwarto sa taas. Sa ibaba may kwarto rin para sa mga maids, magaling talaga itong architect, maswerte ang mapapangasawa nito at hindi siya yun.
Ang pinaka-excited siyang makita ay ang kwarto niya, na mangha siya pagkapasok niya doon. Sa master bedroom talaga siya. Wala pang mga laman ang mga kwarto, maliban sa kwarto niya, ang dalawang kwarto, ay may kama lang at malalaking cabinet. Pero ang sa kanya ay kompleto na, may mahabang sofa na ang ganda-ganda at lambot-lambot, malaking cabinet, lagayan ng shoes, mga make-ups, etc. Malaki at maliit na salamin, basta bongga. Nakakahiyaman aminin, pero hindi man lang nangalahati ang mga gamit niya sa mga lalagyan nito. Ang pangit, nakagat niya ang pangibabang labi, nang mapansin ang ilang damit na nakahanger doon, as usual kay Froilan yun. Mag-iisang linggo na siya sa bahay na yun, pero ni minsan hindi man lang niya nakitang magtungo roon si Froilan. Nakakainip ang mag-isa, si Manang lang ang nakakausap niya, kaya marami-rami na rin ang impormasyong nalaman niya dito, tungkol sa mga Denmark. Mababait daw ang mga magulang nito, at hindi mapagmataas, ganun din daw ang mga anak nito na parang ayaw niyang paniwalaan, dahil hindi naman siya nababaitan kay Froilan, bagkus ay mayabang ito at masyadong bossy. Naiinip na siya at namimiss niya ang kaibigang si Judith, mag-iisang linggo na siyang nakakulong sa bahay na yun. Hiha, dala ito ni George ang driver ni Froilan, pinabibigay daw sayo. Inabot sa kanya ni Manang Fe ang isang sobre. Buti na alala niyang may preso siya dito. Binuksan niya ang sobre, ATM card. Aanhin naman kaya niya yun, may letter pa. Use this card, buy whatever you want. Yun lang ang nakasulat, wala man lang, how are you? Naka-attach sa likod ng card ng pin code nito. May pera naman siya hindi niya kailangan humingi dito. Pero may pera siya bakit hindi niya naisipan lumabas, mag-iisang linggo na siya ditong nagtitiis. Gumuhit ang ngiti sa labi niya, sa kalooban niya lang. Gagala ako, naligo siya at nagpalit ng damit, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Buti na lang talaga hindi pa nahahalata ang tiyan niya, inisip niya kung saan siya pwedeng pumunta. I'm in Taguig, dito yun Venice. Paano kaya pumunta dun? Nag-research siya sa internet kung saan sa Taguig ang Venice at nalaman naman niya, nag-taxi na lang siya para hindi siya magpalipat-lipat ng sasakyan. Wow! Tuwang-tuwa siya nang makarating dun, nag-picture din siya pang post niya mamaya. Bakit ba ang daming nagdi-date dito? Napadpad rin siya sa isang market sa Taguig, ang mumura ng bilihin doon, kaya naman nang ganyo siyang mamili. Namili rin siya ng mga bestidang pangbuntis, para ready siya kapag medyo malaki na ang tiyan niya, at syempre yun sasakto sa kanya sa ngayon, ang mumura sarap mamili. Mag-aala 6 na siya nakauwi, pero dahil sa traffic mahigit isang oras siya sa biyahe, mag-aalas 8 na ng gabi bago siya nakauwi. Hay nakakapagod. Pabagsak na naupo siya sa sofa, narinig niya ang yabag pababa ng hagdan, hindi niya yun inintindi dahil pagod talaga siya, hinintay na lang niya hanggang makababa si Manang. Palagi mo ba itong ginagawa? Muntik na siyang mapatalon sa kinauupuan, nang marinig ang galit na boses nito. Tumayo siya at humarap dito sapo ang dibdib. Papatayin mo ba ako? Nanlalaki ang mga matang singhal niya dito. I'm asking you, kung palagi mo bang ginagawa ta? Nakakunot tanong nito, bakit ba siya nagagalit? Ano bang tinatanong mo? Naiinis na tanong niya at kinuha ang mga pinamili. Where have you been? Sigaw nito at tiningnan ang mga pinamili niya. Ano bang akala nito? Gumala dahil naiinip ako. Bakit ba? Naiinis na sigaw niya rin dito, at mabilis na umakyat sa hagdan. Sunshine, I'm talking to you. Sigaw nito at sinundan siya nito. Hindi niya ito inintindi, at tuloy-tuloy na umakyat sa kwarto niya. Nayayamot na hinarap niya ito nang makarating sa kwarto niya. Ano bang problema mo? Pagod na siya at nakakadagdag pa ito sa init ng ulo. Pinatira kita dito, just to make sure na nasa maayos kang lugar, tapos ngayon malalaman ko lang na ganyan ang ginagawa mo. Sunshine naman, buntis ka kung gusto mong maglakwacha, saka na lang pag nanganak ka na. Sigaw nitong dinuro pa siya. Alam mo ang owa mo. Una sa lahat hindi ko sinabing patirahin mo ako dito, ikaw lang ang mapilit. Pangalawa hindi ako naglakwacha, my God. Mag-iisang linggo na akong nakakulong dito, ngayon lang ako lumabas, kung hindi dahil sa'yo sana may trabaho ako, at hindi ako nabuburo dito. At isa pa hindi ko naman kailangan ipaliwanag ang sarili ko sa'yo. Pasiga na sabi niya dito. My goodness, ano bang buhay tong napasukan niya?
Natawa siya nang nakakaloko ng may maalala, at dali-daling kinuha ang ATM na binigay nito sa cabinet niya. Ito bang pinaputok ng botsi mo? Oo, ayan na, may pera ako at hindi ako nang hihingi sa'yo, hindi ko yan ginamit. Pera lang pala, akala naman ata namili siya dahil may ATM card na binigay sa kanya. Itinapon niya dito ang hawak na ATM card. Ganyan ka ba talaga? Do you think na ito yung inaalala ko? Ibibigay ko ba yan sa'yo kung ayaw kong gastusin mo? Hinilamos nito ang dalawang kamay sa namumulang mukha. It's 8 p.m. 8 p.m. sunshine. I'm worried. I don't know where are you. Hindi ka man lang nagsabi kay Manang kung saan ka pupunta. Nag-aalala talaga siya. Pulang-pula ang mukha nito, at kung umuusok lang ang ilong, baka umusok na dahil sa galit. Traffic, umuwi ako ng maaga pero ginabi sa daan. Pwede bang lumabas ka na? Masyado akong pagod at wala na akong lakas para makipagtalo sa'yo. Para matigil na ang argument at sigawan nila, ay mas pinili niyang babaan ang boses, totoong pagod na siya. Okay, yun lang ang sinabi nito, at lumabas na ng silid. Ang lakas magsisigaw, ganun lang pala ang dapat sabihin. Nagpahinga siya at nakatulog, nagising lang siya dahil sa marahang katok sa pinto ng kwarto niya. Bakit ho, Manang? Tanong niya nang mapagbuksan ito ng pinto. Alas 10 na hindi ka pa kumakain, kaya dinalhan kita dito, sabi ni Froilan bago umalis, pakainin daw kita. Sabi nito at ipinasok ang dalang pagkain. So umalis na pala siya. Sige po, Manang, salamat po. Tiningnan niya ang dala nitong pagkain. Vegetables lahat, prutas at gatas. Utos rin ba yun ni Froilan? Malamang. Naalala niya ang sigawan nila kanina, bakit ba ganun siya, ang daling uminit ng ulo niya, at kahit dati inis na inis siya dito, dapat hindi pa rin ganun ang attitude niya, ni minsan naman wala siyang nakaaway. Para silang mag-asawa kung magtalo. Feeling niya hindi sila compatible na dalawa, kaya tama lang talaga na hindi niya ito pakasalan. Naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura, kaya kinain niya ang pagkain na dala ni Manang Fe. Kung tutuusin ang sarap na sana ng buhay niya, para siyang donya pinagsisilbihan, may maganda at malaking bahay, at may ATM pa siya, hindi nga lang niya ginagamit. Ang saya niya ngayon may wifi na kasi sa bahay, mabuti naman naisipan ng Froilan na yun napakabitan ng internet ang bahay na yun, hindi na niya kailangan mag-load sa pocket wifi niya, para lang mag-surf sa internet. Nagkaroon siya ng pinagkakaabalahan, ang panuurin ang mga favorite niyang Korean drama, gamit ang malaking TV, hay sarap ng buhay. Bakit ang pogi ni Ji Chang-wook? Cute naman si Bogum, kaya lang senerch niya 21 years old pa lang, hindi na sila bagay. Alam nyo ba ang feeling na kinikilig ka sa K-drama? Yung sasabihin mo sa sarili mong last episode na muna ta, tapos pagkatapos last episode na talaga, hanggang sa matapos mo nakaka-last episode mo. Hindi pwedeng ganito lang ang ginagawa niya, baka tumaba siya kain tulog. Kaya naman kinaumagahan ay nag-jogging siya, at pumunta sa isang gym, ni-recommend siya ng gym instructor sa yoga instructor para sa mga buntis, nakakatuwa ang daming buntis, at siya lang ang mukhang hindi pa buntis, dahil puro malalaki na ang tiyan ng mga ito. Salamat naman may mapaglibangan na siya, kahit almost 2 hours lang siya doon. Ang Judith naman na yung nagkaasawa lang, nakalimutan na yata siya. Isang buwan ang nakalipas, ganun talaga katagal. Medyo nasanay na rin siya sa buhay niya ngayon, gising ng maaga jogging at yoga, bibisita sa clinic para pa-check up ang baby niya sa sinapupunan, at minsan naglalakad-lakad sa mall. Umumbok na rin ang tiyan niya, at nahahalate na ito kapag fit ang suot niyang damit, kaya mas pinipili niyang magsuot ng maluluwang, bukod sa presko masarap pang suotin. Kung ano-ano na ring rason ang sinabi niya sa pinsang si Roderick, nang kulitin siya nito kung kailan siya makakauwi. Ano kayang magiging reaksyon nila, pag nalaman na buntis siya? At ng isang Denmark, na kinamumuhian niya noon pa. Hinimas-himas niya ang tiyan, at kinausap ang baby niya. How are you, baby ko? Girl ka ba or boy? Ano kayang magandang pangalan? Baka isunod na naman ni Froilan sa mga pangalan nila. Hindi ako papayag. Sunshine, ano kayang maganda? Dave, Daniel, Denver, Damian. Parang maganda yun Damian, diba? Hihi. Eh paano kung babae? Daniela, Divine, Dean, Daisy,
Parang ang sosyal ng Daniela, hindi ba? Bahala na nga. Humarap siya sa salamin at sinukle-sukle ang mahabang buhok. 10 PM na pala, hindi siya inaantok dahil natulog siya kaninang hapon. Naisip pa niya hanggang ngayon, wala pa silang number sa isa't isa ni Froilan. Isang beses nga lang pala yun pumunta dito, simula nung lumipat siya, wow ha! Ganun ba ang nag-aaya dati ng kasal? Eh kung pumayag kaya siya, asan kaya ito ngayon? Dun kaya titira kasama niya? Magkasama sila. Nagulat na lang siya nang biglang bumukas ang pinto. Wow! Iniisip pa lang niya ito, andito na kaagad. Why? Tuloy-tuloy itong bumagsak sa kama, hindi man lang napansin na nandun siya. Tumayo siya at nilapitan ito, nakatihaya ito at nakataas pa ang dalawang kamay, nakaupong nakahiga, gets nyo? Lasing ba ito? Amoy alak eh.